Good morning! Kapag ikaw ay sumasayaw, how, at katawan ay gumagala, how, umembot ka ng tama lang, yumugyog ng sakto lang. Walang labis, walang kulang, kailangan sakto lang. Walang labis, walang kulang, kailangan sakto lang. Sakto! Wa-a-ow! Sakto! Wa-a-ow! Sakto! Wa-a-ow! Sakto! Wa-a-ow! Sakto! Magandang morning! Sakto mga kapamilya, mag-inat-inat na at sasalubong na tayo sa isang bagong araw na puno ng pag-asa. Lunes na po tayo, June 12, 2023 at ngayong araw ay pinagdiriwang po natin ang 125th anniversary ng Philippine Independence Day. Ay, magandang morning, Tito Jeff. Good morning, Sean. And Daddy good morning, Tito Jeff. Ang ganda ng ating mga kasuotan. Malakasan tayo ngayong araw. Siyempre, sinaktuan pa tayo ng matinding buhos ng ulan dito sa Metro Manila. Kaya po, ingat-ingat po mga kapamilya, bago po lumarga sa trabaho, may mga trabaho, holiday kasi yung iba. Yung mga may lakad po ngayong araw, ingat-ingat po sa ulan at syempre magbaon po muna kayo ng mga kapanipakinabang na impormasyong aming ihahati. At kung kayo po'y kasama sa mga aktibidad ngayon, kaugnay na Independence Day celebration, aba, gayak na, bangon na ho kayo, gising na. Samahan po kami sa mga balitang gagabay sa inyo sa maghapong laban ng buhay. Walang labis, walang kulang. Itong inyong paboritong morning tropa tuwing umaga. Ito ang Sakto! Ito na mga saktong balita ngayong umaga. Bagong lava dome sa bunganga ng Bulkang Mayon, binabantayan ng V-Box. Viewing sites, itatalaga para sa mga nais masaksihan ang aktibidad ng bulkan. Ilang lugar sa Metro Manila binahap, pero level ng tubig sa mga dam bahagyang tumaas dahil sa mga pag-ulan. Mga aktibidad kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, kasado na! At good news naman po sa mga pasahero ng MRT at LRT, may libreng sakay ngayong Independence Day. Kapamilya, papasadahan din po natin ang mga balitang binantayan na ating mga patrol ng Pilipino. May ulat sina Ana Cerezo, Jose Carretero at Karen De Guzman. Sa detalye ng mga balita ay pinagdiriwang ng bansa ngayon na 125 taong kasarinlan. Alamin natin ang sitwasyon sa monumento ni God Andres Bonifacio sa Caloocan. Naroroon ang kasama nating si Karen De Guzman. Karen, tuloy ba aktibidad kahit umuulan? Magandang morning, Tito Johnson. Tuloy na tuloy pa rin ang aktibidad dito sa may monumento. At nakikita nga natin sa aking likuran ay nagtayo na nga sila ng tent dito kasabay ng pagbuhos ng ulan. At ngayong pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan, pansamantalang sarado ang ilang mga kalsada dito sa lungsod ng Caloocan. Sarado ang Rizal Avenue Extension Corner, 10th Avenue at Samson Road, patungong Monumento Circle mula hating gabi hanggang alas 12 ng tanghali mamaya. Inaabisuhan ng mga motorista na iwasan muna ang monumento o gumamit ng mga alternatibong ruta. Magtatalaga rin ang mga traffic enforcers sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang masiguro na maayos ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, sa ngayon nga, Tito Johnson ay naghahanda na dito sa may dambana ni God Andres Bonifacio sa Monumento Circle para sa wreath-laying o pag-aalay ng bulaklak mamayang alas 8 ng umaga. Magsisilbing panauhing pandangal na seremonya si House Speaker Martin Romualdez kasama si Caloocan City Mayor Along Malapitan. Sa ngayon nga ay maluwag pa ang daloy ng trapiko papunta dito sa monumento. Nandito naman na mga kawani ng City Hall at mga kapulisan at nagtayo rin sila ng tent dito dahil nga sa biglang buhos ng ulan.
Onting kaalaman lang din dito, Johnson, na pag-alaman natin na itong monumento ni Andres Bonifacio ay 80 years na nakatayo dito sa lungsod ng Caloocan. Kaya naman tunay na makasaysayan itong araw nito para sa kanilang lahat. Maligayang pagbati ng Araw ng Kalayaan dyan sa inyo sa studio. Maraming salamat, Karen D. Guzman. Kaugnay pa rin ang Independence Day celebration, nasa pinaglabanan shrine naman sa San Juan, si Ana Cerezo. Ana, magandang morning. Ano naman yung mga aktibidad na aasahan ngayong araw dyan? Magandang morning to Jeff. No, may ilang aktibidad dito na magaganap sa pinaglabanan shrine dito sa San Juan. Pero gaya ng sa Caloocan, no, walang tigil yung buhos ng ulan dito simula alas 4. Pero gayon pa man, Tito Jeff, tuloy-tuloy ang paghahanda ng lokal na pamahalaan dito. Ang tema ng selebrasyon ng Independence Day ngayong taon ay kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Paliwanag dito ng lokal na pamahalaan ng San Juan na dahil malaya na tayo sa restrictions na dulot ng pandemya, ay magandang pagkakataon ngayon para sa publiko na magbalik-tanaw sa ating pinagmulan at kung ano ang ipinaglaban ng ating mga bayani tulad ni Andres Bonifacio. Tulad na lang nitong pinaglabanan shrine, Tito Jeff, kung saan sinasabing nagsimula itong Philippine Revolution. Nais ng lokal na pamahalaan na mas makilala ng publiko ang makasaysayang lugar na ito, kabilang na ang El Deposito Museum, Underground Water Reservoir at ang Museo ng Katipunan. Kaya nakipagtulungan ito sa Department of Tourism sa paggawa ng mga proyekto na magtatampok sa historical sites tulad ng tourism circuit na magdadala sa mga turista sa isang historical art at food trail. Kaugnay nito, inaasahan mamaya na makakasama ng alkalde na San Juan na si Mayor Francis Zamora, ang tourism secretary na si Cristina Gracia Frasco sa paglulunsad ng mga aktibidad dito sa San Juan para sa selebrasyon ng Independence Day. Magsisimula itong programa ng 8 o'clock sa flag raising ceremony. Meron ding lighting ng Eternal Flame, wreath laying, saka na rin pagbabasbas ng mga monumento ni Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Jose Rizal. Inaasahan din, Tito Jeff, mamaya na mag-aanunsyo itong lokal na pamahalaan nitong kanilang photo and video contest kung saan may kabuuang premyo na 475,000 pesos at tig 100,000 pesos yung premyo nung best photo at video. At ang ibibida dito yung mga historical sites pati na rin itong mga monumento dito sa San Juan para nga mas makilala ng publiko itong ating kasaysayan. Tito Jeff? Ana, medyo maulan ngayon. Kamusta naman yung mga preparasyon dyan? Di ba inulan? Tito Jeff, yun, no, kagabi, nagsimula na silang bombahin sana itong pavement dito, no, para latagan ng red carpet, no. Pero hindi na nila ito magagawa dahil nga maputik na ulit dito. Pero gayunpaman, tuloy-tuloy lang ito, mag-a-adjust na lang daw sila dito sa weather natin today dahil inaasahan na baka magtuloy-tuloy itong ulan dito. So, may mga adjustments na lang dito sa ceremony, pero Tito Jeff, tuloy pa rin ito ngayong Independence Day. Tito Jeff? Maraming salamat, Ana Cerezo. Samantala, sa ibang mga balita, binabantayan po ng FEBOX ang bagong lava dome sa bunganga ng Bulkang Mayon. Sinabi ni resident volcanologist Paul Alanis na may namuong bagong lava dome dahil sa tinatawag na slow intrusive eruption o tahimik at mabagal na pagputok ng bulkan. Dapat anyang mag-ingat dahil hindi inaalis ang posibilidad na magkaroon ng malakas na pagsabog ang Bulkang Mayon. Umabot na sa mahigit 3,000 pamilya o mahigit sa 11,000 individual ang inilikas mula sa mga bayan ng Kamalig, Ligao City, Daraga, Ginubatan, Malilipot at Tabaco City. Nauna na ang isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Albay dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Update pa rin po tayo sa Bulkang Mayon. Naroroon ang kasama nating si Jose Carretero. Tito Jokar, kumusta ba sitwasyon dyan sa Mayon at kumusta ang ating mga kababayan dyan? Sa ngayon, nagpakita sa atin ang Bulkang Mayon. Konting ulap lang ang nakatakip sa may paanan nito. Tito Johnson,
kaninang madaling araw, nagpalabas na ng abiso ang FIVOX na nagkaroon na ng lava flow o pagdaloy ng lava sa bunganga ng bulkan. Nagsimula ito kagabi, Tito Johnson, dakong 7:47 ng gabi. Nasa 500 meters na ang haba ng ibinugang o ang dumadaloy na lava sa bunga at misigalis. Tinutumbok ng dumadaloy na lava sa bunga gali ang Barangay Padang sa Legazpi City at Miisi naman sa bayan ng Daraga Albay. Ayon kay Mayon Volcano Observatory resident volcanologist Dr. Paul Alanis, indikasyon ang pagdaloy ng lava na wala na ang lava dome na nabuo noong 2018 eruption ng Mayon. Ibig sabihin din ito na fluidic o mas malambot na ang dumadaloy na lava sa bunganga ng Mayon. Una nang sinabi ng FIVOX si Johnson, anumang oras posible ang lava flow dahil sa nagaganap na slow extrusive eruption ng bulkan na isa sa mga dahilan sa pamumuo ng panibagong lava dome. Kagabi, marami ang mga nanood sa pagdaloy ng lava. Maganda kasi ang panahon kaya kita ito sa ibang lugar sa Albay. Ilang araw ding natatakpan ng ulap ang bulkang Mayon kaya hindi makita ang bunganga nito. Kagabi, maraming residente, maging turista ang namangha habang ang iba natakot sa nakita sa bunganga ng bulkan, lalo na ang unang beses na nakakita ng pagdaloy ng lava. Medyo kinakabahan kasi yung sa posibilidad na mangyayari. And the lava is also it's great. Tito Johnson, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan. Samantala, nasa evacuation center na ang karamihan sa mga residente na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkang Mayon. Kahapon, nasa 3,772 na pamilya o 12,642 na individual ang nailikas na. Pero madadagdagan pa ito ayon sa Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO dahil magpapatuloy pa ang paglikas sa ilang mga residente na hindi nakasama sa paglikas noong mga nakaraang araw. Tito Johnson. Maraming salamat, Jose Carretero. Samantala, magtatalaga ng viewing sites ang bawat munisipyo sa Albay para sa mga turistang nais makita aktibidad ng bulkang Mayon. Inatasan ng Department of Tourism Bicol ang mga lokal na pamahalaan sa paligid ng Bulacan na maglaan ng ligtas sa lugar kung saan maaaring manood ang mga turista sakaling lalo pang tumindi ang pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Naglabas na ng listahan ng mga lugar na maaaring puntahan ng mga turista pero limitado ang ilang aktibidad sa paligid ng Mayon kabilang na ang ATV rides. Sarado na rin ang Mayon skyline sa Tabaco City. Gayun din ang iba pang pasyalang sakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Normal naman ang operasyon ng Bicol International Airport pero mas madalas ang pagsusuri sa runway. 6:17 na po ang oras natin, mga kasakto. May libreng sakay naman ang MRT3, LRT1 at LRT2 sa mga piling oras ngayong araw po ng kalayaan. Magsisimula ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon naman po sa Department of Transportation, pakikiisa ito sa pag-alala sa sakripisyo ng mga bayani para makamit ang kasarinlan ng bansa. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Yan ang tema ng Independence Day ngayong taon. Binahang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa naranasang walang tigil na pag-ulan. Sa Valenzuela, halos 30 pamilya mula sa Barangay Vientre Reales ang inilikas dahil sa baha na sinabayan pa ng high tide. Sa Malabon, nalubog din sa baha ang MH Del Pilar Street dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa Maynila, binahang ilang kalsada na nagdulot ng mabagal na dali ng trapiko at pahirapang biyahe ng mga pasahero. Kasabay nito, tumaas naman ang level ng tubig sa ilang dam sa Luzon, kabilang na ang Ipo, La Mesa, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Makakasama natin si ABS-CBN News resident meteorologist Ariel Rojas. Tito Ariel, magandang morning. Medyo maulan dito sa Metro Manila.
Siyang tunay, magandang umaga sa iyo, Tio Jeff. Nakalabas na ng teritoryo ng pagsusubaybay ng pag-asa ang dating bagyong Chedeng na kinala sa labas ng bansa bilang bagyong Guchol alas 7 kagabi. Maulan ang malaking bahagi ng Luzon ngayong araw ng Lunes, araw po ng kalayaan, dahil sa habagat. Hanggang pabugso-bugso malalakas na ulan ang mararanasan dito po sa may Ilocos Region, Zambales at Bataan. Samantalang makulimlim at may dituloy-tuloy naman ang mga pag-ulan sa Batanes, Babuyan Islands, maging sa Abra, Benguet na nalabing bahagi ng gitnang Luzon, dito rin po sa may Occidental Mindoro at sa Hilagang Palawan, kasama na ang kapuluan ng Kalamian at Cuyo, pati ang Calabarzon. Mamayang hapon, meron ding malalakas na mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog sa silangang bahagi ng Visayas, Hilagang Mindanao at maging dyan sa Caraga. Kaya mga pamilya, mag-ingat po at maghanda pa rin dahil sa patuloy ng mga pagbaha at paguhon ng lupa, at inaasahang hihina po sa mga susunod na araw itong ating hanging habagat. Pero magpapaulan pa ito sa Hilagang Luzon hanggang sa araw ng Huwebes. Ang magandang balita sa ngayon, wala rin nakikitang panibagong sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Dito mo naman po sa Kalakhang, Maynila, buong araw may aasahang pag-ulan, bagamat di naman tuloy-tuloy. Asahan po ang mga pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing sapa. Sa mga lalabas ng bahay at may lakad ngayong araw, huwag pong kalimutan ang inyong payong, kapote at bota. Yan ang saktong daya sa lagay ng panahon. Balik sa iyo, Tio Jeff. Tito Ariel, doon sa dakong paroon sa Visayas, ano bang asahan sa mga susunod na araw? At dahil itong ating habagat ay medyo dito sa may bahagi ng Luzon ang tama ng mga pag-ulan, sa mga lugar sa Visayas kasama na ang Boracay ay posibleng makulimlim lamang yung mga panahon, pero sa araw ng Miyerkules at hanggang sa pagsapit ng weekend ay medyo maganda na ang panahon at sisikat na po yung araw. Ayan ang asahan ng ating mga kapamilya. Maraming salamat, Tio Ariel Rojas, ang ating ABS-CBN News resident meteorologist. Kaibigan, yes. Tila parang napakalalim ng iyong mga iniisip. Pwari ko baga, Chang, ay uulanin tayo ng maghapon. Sapagkat ang mga labada hindi matutuyo ngayon. Garap what? Ika nga. Ika nga. Ay baka kailangan mo namang maglabas ng kaunting salapi nang tayo'y makabili ng magandang masarap na agahan. Sa ngayon ay less than a dollar mo. Walang mailabas na... Maria Clara at Kuripot. Narito po, nasarap ninyo si Maria Clara at si Kuripot. Pakita niyo yung ano, less than a dollar natin. Dito si... Parang mas nag-aambagan po na almusan yung umaga. So kanya-kanya lang dapat. At Tito Johnson, magkano nila pag? Eto, baligtad pa. Ay, baligtad. 50 piso. 50 piso. Sa panahon ngayon ay malaking halaga ang 50 piso. Pero kung ikukumpara, pero kung ikukumpara sa ating mga katotong nag-ambag ngayong araw, 100 piso. Medyo kahabag-habag. Kahabag-habag. Kailangan natin siya. Baka mamaya ay mamulat ang kanyang damdamin. Ma-realize niya. Kahit anong mulat siya. Walang laman. Anong mulat. Walang laman. Wala. Ay, nakakalungkot. Malungkot talaga siya. Mga kasakto, huwag kayong malungkot dahil narito naman ang trending balita ngayong Lunes ng umaga. Singer-actress na si Belle Mariano ipinagdiwa nga ang 21st birthday sa pamamagitan ng photoshoot. Napawaw ang mga fans, pati na rin ang mga friends ni Belle sa iba't ibang look na ipinakita sa serye ng Instagram post na may caption na 21. Nariyan ang high fashion vibe outfit na almost all black, at meron din namang naka-bright red leather gloves pa at wide brim hat, habang suot ang black na jumpsuit mula sa couture house ni Carolina Herrera. Napakaganda naman talaga ni Belle. Samantala, mula naman sa makapigil hininga at level up na ang aktingan, sasabak naman po sa concert variety show ang cast ng serye ng Dirty Linen sa Gika Pamilya Presents Dirty Linen in America. Back-to-back ang performances ng Kapamilya Stars na gaganapin sa Memorial Auditorium in Sacramento, California. Are you from there, Jeff? No, from the other side.
Ah, you're from the other side. Yeah, I know. Yeah. They're in the other side. Yes. Hello from the other hello side. Hello from the other side. Sa California po ito, mga kapamilya, sa August 26, ha, para po sa mga interesadong manood, ang tickets po ay puntahan nyo lamang ang mytfc.com/DLSAA. America o sa Ticketmaster. Ayun. Para hindi kayo malito, mas madali doon sa Ticketmaster. Ako nalito eh. Pero doon ako sa Ticketmaster. O ayan, malalaman ninyo. Kaya congratulations sa mga ka-dirty natin na makakasama ang buong cast ng Dirty Linen. So pupunta ba tayo dyan, Chang? Oo nga, hindi tayo kasali. Nasubaybay mo ba nangyari nung Biyernes? Hindi ko pa napanood eh. Sa I1TFC ako manonood. Nung Biyernes, alam ko ano nangyari. Ano? May hindi pumunta doon sa aming piging. Sa aming piging. May piging kayo? Natuloy ang aming piging. Natuloy. Eh, buti naman nag-enjoy ka. Hirap ka banding ng kasama natin hirap dito. Hirap ka banding. Ah, babati na ba tayo? Babati na tayo. Meron pang ano? Meron pang babasahin. Mga kasakto, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin. Napapanood pa rin po ninyo kami ng live sa ABS-CBN News YouTube channel at sa iba't ibang social media digital platform para sa walang putol at tuloy-tuloy na Teleradyo listening experience. I-like at mag-subscribe sa Teleradyo YouTube channel at i-click ang notification bell. Pwede nyo rin pong balik-balikan ang mga episode na na-miss ninyo. Sa mga nanonood po sa atin sa YouTube, mag-subscribe na po kayo. Sa ngayon, meron na tayong more than 604,000 subscribers sa Teleradyo Channel. I-click na ang subscribe button. At paramihin pa natin yan saan man panig ng mundo kayo nanonood. Hanapin nyo lang po ang Teleradyo YouTube Channel at mag-subscribe na now na para lagi kayong updated sa mga balita, impormasyon at public service. Maraming salamat po muli sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin dito sa Teleradyo. Thank you! Ayan, bati na! Ay, bati na ho tayo na ating mga suking nakaabang sa YouTube. Meron tayo po ngayong almost 6 million live viewers. Magandang morning po sa inyo. Una sa pila, si Nona Damian. Magandang morning, YouHub. Si Katkat Hidalgo, nag-happy Independence Day, Pilipinas. Let, magandang morning din sa inyo. Mukha daw kagalang-galang. Opo, pero 50 pesos lang po ang pera. Diba? Jonathan Javillo, 4 PM. Magandang umaga po sa inyo mula sa Canada. Pinababati po niya ang kanyang mga kapamilya dyan. YouHub, nabanggit na po natin. Si Arnold Mamawi, good morning. Elsie Balyon, nice outfit daw. Magandang umaga po sa inyo. Si Ramon Orbacedo Briones, happy Independence Day. And magandang morning din, may pinababati lang si Teacher Elmer ng happy 49th birthday daw kay Luel Roman Ovenza. At good morning din sa kanyang mami Linda Ovenza. Mga solid viewers po ito ng sakto dyan sa Mulave, Zamboanga del Sur. Pagbati mula din kay Tita Florida Hamurol at kay Whiskey. Happy birthday! Hello, hello po sa ating mga nanonood naman sa Facebook. Medyo marami tayo dyan, ha? Pumapalo tayo sa 3,000 ngayon sa Facebook Live viewers po natin. Hello, hello po kay Marlene Alves, si Jennifer Gulmatico nakatutok, si Reginald Tabirao, pa-shout out, happy Independence Day. Ruthie Abad, nag-marathon daw siya ng Dirty Linen nung Sabado sa I1TFC. Si Henrietta Morato, maligayang araw ng kalayaan. Si Mirna Bernardo, good morning. Vicky Lozano, watching from Nagoya, Japan. Happy Independence Day. Si Elbe Sato, sabi niya, present ang lahat ng Sakto Ladies. Hello, hello po sa ating mga Sakto Ladies. Si Romely Brendia, nakatutok. Gayun din si Belinda Arandia Barsumian, watching from Florida. Si Olive Ladrera Malyanao, happy Independence Day. At syempre, nakatutok din si Eileen Mohamed, si Rosie De Jesus. Maulan daw na umaga mula sa Laguna, si Gemma Endaya, watching from Muntinlupa, Joe Nueva, Irene Policico Sulabo, si Judith Aranas Mendrosa, Jacqueline Viernes. Distor, good morning, hello po. Chang, ikaw naman. Ah, ito na, meron tayong mga babatiin. Nagulat ka ba, Chang? Oh, pero wala kasi akong... Internet. Si Ariel muna. Yung aking brother-in-law na si Mark Talan, happy birthday. At aking tropa na si Jason Tasara, happy birthday. Happy birthday! Si Rose Victorio, happy Independence Day to all. Chato M. Noguchi,
Pakibati po ang apo ko, si Kaito at anak ko, si Ujay. Uhay, tama po ba? God bless you all. Cecil Javier, sa kainta. Ano, Chang? Wala pa. Mamaya na ako. Sige. Kapamilya, maraming maraming salamat po. Unang bugso pa lang yan ang mga saktong balita ngayong Monday morning dahil sa ating pagbabalik. Ang ilang pang mainit na saktong issued balita ngayong umaga, iyahatid namin sa inyo. Mia, mia! At abangan din later, makakausap natin sa ating saktong kwentuhan, ang fur mommy ng Himalayan cat na si Tofu. Sumikat sa SOCMED si Tofu dahil sa ayaw niyang magpatay ng aircon. Aba, dito lamang po yan sa Sakto! Sakto! Babatiin ka na siya, no? Ayun, batiin mo. Ayan na, sino to? Mahalaga to? Ay, oh. Pinabati natin si Kuya Fred Abanyo! Happy birthday! Happy birthday! Oo, at happy 30th wedding anniversary kay June and Judith Amihan. Nabasa niyo na ba yon? Birthday pala ni Kuya Fred. Kuya Fred! Happy birthday! Grabe, 50 pesos lang ang binigay mo. Eh, kung alam ko lang na birthday, di dinagdaga ko sana ng lima. Magbabalik mo ang sakto! Diyan lang. Kayo. Happy birthday! Happy birthday! Kuya Fredo, hingi ka ng dolyar sa katabi mo. Happy birthday, Kuya Fred! Dollars yan, dollars. We love you, Kuya Fred! Give him dollars. Nagbabalik po ang Sakto! Balitaan pa rin tayo, kapamilya. Ipinagdiriwang po ngayon ang araw ng 125 taong kasarinlan ng Pilipinas. Kaugnay po niyan, alamin natin ang mga paghahanda at aktibidad ng Philippine National Police ngayong Independence Day Celebration. Nasa linya po natin si Police Colonel Gene Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP. Colonel, magandang morning po sa inyo. Welcome back to Sakto. Kumusta po kayo? Gandang umaga, Sir Johnson. Opo, una-una, kumusta monitoring po ng PNP ngayon dito sa Metro Manila at sa mga lugar na merong ganap kaugnay ng Independence Day Celebration? Yes, Sir Johnson, so far ay relatively peaceful naman po yung ating pagmamonitor po sa ating celebration po ng Philippine Independence. Subalit, bagamat meron tayong nakakaranas po tayo ng inclement weather, ay naasahan pa rin po natin na sa ngayon po ay wala pa po tayong nare-receive na balita kung yung mga nakatakda pong activities ngayon ay may po-postpone nga because nga po nung inclement weather. Opo. So, as we speak, Colonel, tuloy ang mga aktibidad na nakalatag kaugnay ng kasarinlan, pagunita po ng kasarinlan natin. Yes po, Sir Johnson. Opo. Kumusta hong deployment ng PNP ngayon, ngayong maghapon? Yung ating deployment ay nagsimula pa nga po nitong pagpasok pa nga lang po nung araw nung nakaraang linggo dahil nga may mga aktibidad nga po tayo related sa Independence Day. But so, for today nga po ay inaasahan po natin yung ating mahigit na around 8,000 po na police, particularly dito po sa NCR ay nakadeploy na po as early as last night po. Colonel, si Chief PNP Hubay, saan na a-attend na particular celebration po ngayong araw? Si Chief PNP po ay nakatakda pong umaten po dito po sa aktibidad po dito po sa Rizal Park po. At ang PNP po, meron bang sariling activity rin or ang concentration ay nasa police deployment para ho sa mga activities ngayong maghapon? Meron pong naka-schedule na flag raising ngayong araw po sa Camp Rame at sa lahat po ng kampo po ng PNP. Subalit yung ating mga senior officers na mayroon po silang mga nakatakda po mga lugar na sila po ay aatin katulad nga po ni GPNP na inaasahan nga po natin na pupunta nga po sa Rizal Park po. Opo, wala ho naman tayong namo-monitor, Colonel, na anumang banta sa seguridad kaugnay na aktibidad ngayon? So far, Sir Johnson, ay wala po tayong namo-monitor na any threat nga po dito nga po sa pagdiriwang nga po natin ng Independence Day. Subalit hindi po tayo nagkukumpiyansa bagamat may mga inaasahan po tayo na may mga grupo po na magrarally, na magpoprotesta. Subalit, hindi naman natin ito inaasahan na magkakaroon po ng problema. At hahayaan po natin sila na magsagawa po ng kanilang mga activities. Opo. Colonel, pag sinabi po ninyong hahayaan po natin sila, ito mga relista, hanggang saan sila po pwede? Meron naman po mga designated mga freedom parts sa Sir Johnson. At sana po ay katulad nga po ng kanilang mga early pronouncement po ay susunod naman po sila doon sa mga napag-usapan. At nagpapasalamat po tayo
bagamat wala po tayong na-monitor na may mga pinayagan nga po. Subalit, kung sila naman po ay doon lamang sa mga designated freedom parts, ay hayaan po natin at magpuprovide pa rin po tayo ng security sa kanila po. Opo, yun yung halimbawa, Colonel, na magbibiyahe pa ng mga relisa galing sa mga probinsya papasok ng Metro Manila, wala bang checkpoint na haharang po sa kanila para makasama dun sa mas malaking bilang na magkikilos protesta dito po sa Metro Manila? Kasama po sa naging deployment plan po natin, Sir Johnson, ay sinatawag po natin na Oplan Manila Shield. Kaya po asahan po natin na may mga checkpoints po tayo na papasok at papalabas po ng Metro Manila at doon naman po sa mga magbabiyahe na magkakali at kung yung kanilang mga gagamitin ay mga pagpublikong sasakyan po na out of sa ruta po nila ay definitely po yun po ay mahaharang. Kaya naman po yun po yung ating binabantayan po. Opo. Yung halimbawa po sa may Luneta mismo, particular yung concentration ng activity ngayon, pwede ba sila ron? Definitely po ay doon po sa mismong pagdakausan po ng activities po, hindi po po pwede po doon. Subalit sa Metro Manila naman po ay may mga designated freedom parts po at sana po ay yun po yung kanilang sundin. Subalit kung sila po ay magmamarcha at may mga inaasahan po tayo dyan ng mga magmamarcha ay pipilitin po natin na mamanage po yung traffic sa mga dadaanan po nila para hindi naman po sila makaabala sa ating may mga kababayan na nagpapiyahe po. Colonel, anong alerto ng PNP ngayon sa Metro Manila at sa buong bansa? Regular alert po tayo ngayon, Sir Johnson. Maliban of course dito po sa Region 5, sa Bicol, dahil naka-heightened alert po tayo simula pa po noong June 9 dahil nga po doon sa impending eruption nga po ng Mount Mayon. But for the rest of the other areas po, ay naka-normal alert naman po tayo. Opo. Maiba lang kami, Colonel. Kumusta ho ang deployment ng PNP ngayon sa Bicol Region dahil sa pag-aalboroto ng vulkan? Dahil alam po natin na abala rin ang mga pulis po natin pagka ganitong may mga binabantayan po tayong sakuna. Yes po, sir. Naka-deploy na po yung ating mga police as early as June 8 at nasa around 800 na po yung ating dineploy na mga police personnel. Kasama na po dyan yung mga inilagay po natin doon sa mga evacuation center. At meron pa rin po tayo, maliban pa po doon sa datos po na yon, ay meron pa po tayong tinatawag na mga reserve standby force in case po nakakailanganin pong magdagdag po ng ating mga tao doon. Alright. Colonel, maraming salamat ulit sa oras po ninyo ha. Maganda umaga po at mag-iingat po kayo. Thank you, sir. Morning. Thank you po. Si PNP spokesperson, Police Colonel Gene Fajardo. Salamat, Colonel. Samantala, sa ibang balita naman, binabantayan ng FIVOC sa bagong lava dome sa bunganga ng Bulkang Mayon. Ito ay sa gitna ng slow extrusive eruption o tahimik at mabagal na pagputok ng bulkan na unang idineklara ng FIVOC. Alamin natin ang sitwasyon ngayon mula kay Eugene Escobar, ang head ng Research Division ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. Maray na aga at welcome po ulit sa Sakto, sir. Ako mulang mukhang binabahan tayo ng tele. Naputol yung ating linya ng komunikasyon. Pero mahalaga po na makuha siyempre ang update tungkol po sa ating mga kababayan niya sa Albay, lalo't nga yung ibang mga kababayan natin ay in-evacuate ni Likas na. Ang dami na yatang na-evacuate ng mga taga Bicol, ano? Oo, although sabi nila, sanay na sila sa ganyan, kaya lang siyempre iba yung may mga paghahanda. At siyempre matagal na usapan to, Tito Johnson, kasi siyempre hindi naman parang, yun nga, sabi di ba, sa pangalan palang slow. Yes. Kaya medyo matagal at usually yung karanasan na mga taga Bicol eh, medyo linggo o iba buwan umaabot yung kanilang pananatili sa mga evacuation center. Balikan natin ang ating kinatawan mula sa APSEMO. Sir, magandang morning. Andiyan na ba si Sir Eugene? Tsaka siguro, Tito Jeff, yung isa pang dapat na paghandaan eh, sabi kasi ng local tourism officer nila, pupwede ang mga turista na pumunta ho sa kanila ay ma-inform din ang ating mga kababayan na nagpaplanong pumunta roon para mag-observe ng activity ng Bulkang Mayon. Oo, at marami talaga pumupunta nung aking naranasan ng 2018. Talagang yung mga turista dumog, talagang dila dahil lalo doon sa may Kamalig. Meron doon parang lokasyon eh. Yung Linyon ba, nasan ba? Oo, yung Linyon Hill, nasa Legazpi yan. Ayun. Pero sa Kamalig, parang may
rolling, letter Q yun eh. Mamaya matatandaan ko yung pangalan. Pero parang rolling hill siya. Natanaw mo talaga, napakagandang tanawin. Kitang-kita mo. Dapat safe naman. Oo, safe naman. Nandiyan na ba si Sir Eugene? Sir, maray na aga. Yes, good morning. Ayan, yun sir. Sir, kamusta na po kayo ngayon dyan? Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig sa inyo. Okay pa naman po kami. Kagabi po, nagpakita po ng gilas yung ating vulkan Mayon sa kanyang paglabas ng lava. At ilikas na rin na po natin yung lahat ng mga population na nasa 6 kilometer permanent danger zone. At sa katunayan, sa huling datos po natin, nakapag-evacuate na po tayo ng 3,761 families. Or umaabot po sa mahigit na 13,000 tao na nasa loob na po ng mga evacuation centers. Oo. So, ano na pong siguro na provide po sa ating mga kababayan na nasa mga evacuation centers ngayon, Sir Eugene? Yung ating pong procedure pagka ganun po nag-evacuate tayo, yung first 24 to 48 hours, yung mga provisions po, usually yung dala po ng mga evacuees doon sa evacuation center. But almost immediately din po, as soon as available din po yung resources ng government, mag-augment na po tayo sa kanila at mag-distribute. At marami na rin po tayong na-distribute na relief commodities, lalong-lalo na po yung galing sa DSWD, mga food packs. Sir, para lang bigyan linaw yung ating mga kababayan, ang sabi po ng FIVOX ay nasa, kumbaga, eruptive phase na po itong vulkan ngayon. Bakit po nasa alert level 3 pa lang po tayo? Technically po kasi pag may lumalabas doon sa bunganga ng vulkan, yung sabi ng FIVOX, eruption ang tawag. Eruption, kahit anong bagay na lumalabas doon, it's a form of eruption. Pero yung kanilang alert status, may mga criteria din po silang sinusunod. So base po doon yung kanilang pagbibigay ng antas kung anong alert level yung Mayon Volcano. So sa ngayon, hindi pa siguro nila nakikita na kailangan itaas alert level 4, kaya maintain. Opo. So ang level 3 po kasi parang inaasahan yung imminent yung hazardous eruption. Wala pa po tayo doon, sir. Ano raw pong basa ng ating mga volcanologists, mga eksperto sa kilos po ng vulkan ngayon? Ito po bang pag lava flow ay ibig sabihin yung pressure sa loob ay medyo naiibsan na? Maaari pong ganun. Subalit, hindi nga po perfect science din po yung volcanology. So, ibig sabihin, pag alert level 3, continued unrest yung Mayon Volcano, at yung mga pinapakita niya, yung mga nakaraang araw, yung pagguho ng lupa, paggulong ng mga bato, ito ay mapanganib na kung kaya't nagpa-evacuate na po tayo sa loob ng 6 na kilometro. Sa ngayon po, maintain pa rin po yung alert level 3 base po sa kanilang observation at pinapakita ng mga instrumento. Sumusunod naman po, Sir Eugene, yung mga ating mga kababayan doon sa itinakda nating danger zone. Wala naman pong pilit tumatawid. Sa ngayon po, wala po tayong ganong reported. Lahat po ng ating mga identified population, yung ating pong mga areas papasok ng 6 kilometers, meron po tayong na ilatag na mga security from the Philippine National Police and Philippine Army. So far, wala po tayong reported na ganun po. So ito pong linggo, Sir Eugene, sa mga susunod na araw, ano-ano po yung mga pinaghahandaan pa po natin mula dyan sa APSEMO? Palalawigan ng Albay at sa APSEMO po, patuloy po nating minomonitor at nakikipag-coordinate po tayo sa FIVOX, at nakapreposition na rin po yung ating mga logistics and transport vehicles just in case po magtaas po yung alert level sa 4, automatic po magpapatupad na po tayo ng paglikas ng mga tao na nasa loob ng 7 kilometers extended danger zone. Okay. May gusto pa po ba kayong idagdag, nakaalaman, para po sa ating publiko, Sir Eugene? Opo, maraming salamat. Mananawagan po kami sa lahat po ng mga nasa loob ng 7 kilometers extended danger zone. Sana po nakapaghanda na po tayo anytime po
pwede po tayo mag-evacuate yung mga dadalhin po natin sa evacuation center, mga lalagyan ng tubig, utensils, at kung mga pagkain po na pwede natin magamit muna sa unang dalawang araw, dadalhin po natin ito at magiging organized and systematic po yung ating pong pag-recas papunta sa mga evacuation centers. Sir Eugene, maraming salamat po ulit sa oras na ibinigay po ninyo sa amin ngayong umaga at sa update maraming po. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Ayan. Diyos mabalos po. Yan po si Eugene Escobar mula po sa APSEMO. Samantala mga kasakto, makisali na sa ating masayang kwentuhan dito po sa ating poll for you. Log on lang sa joinnow.ph/sakto o kaya naman iscan po ang QR code na nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen at sa ating mga kasakto all over the world. Yung mga TFC subscribers po natin, kasali kayo ha dahil gusto po namin marinig ang inyong pulso for today. Kaya sagutin ang aming tanong, anong genre ba ng libro ang madalas mong basahin? A. Romance or love? B. Horror. Sabi nga nila, mahilig ka ba sa nakakatakot? Yan, yung mga horror thriller. O baka letter C, fantasy, o yung mga children's book. O baka naman letter D, yung mga autobiography, non-fiction. Abay, naitanong po namin yan dahil magbabalik nga po sa Manila ang Big Bad Wolf book makalipas ang 3 taon. Over 2 million books po ang naghihintay sa mga Filipino readers mula June 23 po ito until July 3. Ito po ay gaganapin sa PICC Forum tent sa Pasay City. Pero hindi na tulad noon na 24 hours na bukas. Ngayon po mula 10 a.m. hanggang alauna naman ng umaga ito magbubukas. At meron pong iba't ibang klase mga libro ang mabibili rito at makakabili ka for as low as 20 pesos. Kaya punta na kayo dyan. Ikaw ba, Daddy Johnson, nung bata ka, anong madalas na klase ng libro ang binabasa mo? Ang naalala ko lang siya ngayong Bababa ka ba ka Eva? Ah? Nung bata, di ba? Oo, pang bata. Mga ganon. Pang elementary. Oo, hindi niya na naabutan yung Hardy Boys. Ay, hindi na. Ay, hindi na. Ikaw. Precious. Ako, Goosebumps, Chang. Ay, oo. Oh. Goose sa kawakasan. Oo, oh, ganon. Tsaka comics. Ganyan. Ako kasi nung mga panahon ko, yung mga Nancy Drew. Yan, ang mga favorite namin noon. Wala na rin ngayon yan. Grabe ka, meron pa. Meron pa. Pelikula nga Nancy Drew. May pelikula nga ganun eh. Diba? Ay, libro, hindi ko sure. At saka yung mga PS I Love You. May mga ganyang diba, libro. Movie ni Gabby movie at Sharon. Movie ni Sharon at Gabby. Alam na alam din. Pero mas mahilig ako dun sa mga autobiography na mga libro. Actually, maganda rin ako. Yes. Itong Big Bad Wolf Chang, madalas akong pumunta dyan nung, syempre, taon-taon yan eh. Oo, nung bago pa nagkaroon tapos ng pandemic at lockdown. Talaga mga kababayan natin. Mura talaga. Kasi ang mura ng libro. Talaga. Oo. Yung iba dun namimili ng mga pang-Christmas gift. Yeah. Si Jugs, isa rin sa mga kilala ko na ang dalas pumunta talaga dyan silang mag-asawa. Oo. Talagang dinadayo nila yan at pumupunta sila talaga umaga. Sa mga hindi nagbabasa pero gusto ng display na coffee table book. Coffee table, diba? Marami kayong mabibili dyan. Oo, totoo yan. Kaya magaganda. Ako, lang mga comics at graphic novel, dyan ako mabibili dyan. Talagang. Yan. Kaya dadaling ko rin yung anak ko dyan, si Kyle at saka si Seiya. Pero sayang kasi masarap na experience yung madaling araw. Madaling araw. 2 na ba tao pag wala na 2 a.m. kami bumubunta nun eh. So ngayon pumunta kayo alas 12 hanggang alauna para may isang oras kayo. Uh-oh. Pero ang dapakaraming libro po dyan. Kaya boto na mga kasakto, anong genre nga ba ng libro ang madalas mong basahin? O mamili na kayo dyan sa ABC at D namin ang mga choices. At mamaya, malalaman natin ang pulso ng ating mga kasakto. Pero bago yan, pinabati muna ng happy birthday si Kai Acuña. Kai, happy birthday! Happy birthday! You. Belated happy birthday kay Pinky Webb, syempre kay Tony Abad. At kay Aida, salamat at ganun din sa aking kaibigan na nasa New York na si Carrie Gonzaga. Halong kamo, Inday. I miss you. Happy birthday. Happy at kay birthday! RJ Ledesma, belated happy birthday din. Si Ate Bernadette ba birthday ngayon? Si Ate B? Ate B? Birthday ako sure eh. Mamaya malalaman. Parang wedding anniversary, ni ba Ate B ang ngayon, June 12? Alam ko. Basta alam ko, special ang June 12 wedding para anniversary sa kanya. Ni Ate B ngayon. Happy anniversary, Ate B. Kita natin mamaya na. Yes. So, abangan natin. Happy birthday sa aking pamangkin kay Blue at nanonood ang aking mga tita, si Tita Lloyd, sa Tita Conch. Inaabangan yung kapatid ko. Nandito po si Kevin, kasama Kevin natin. May guest sa studio. Ang kapatid po ni Jeff.
At sa atin namang saktong kwentuhan, abangan din po ninyo later. Makakausap natin ang fur mommy ng Himalayan cat na si Tofu. Ang cute naman itong si Tofu. Oh, abangan nyo yan. Tokwa. Anak ng Tofu. Samahan ng tingin, no? Samahan ng tingin sa inyo. Abangan nyo po yan. Dito lamang sa programang nagbibigay ng tamang timpla sa inyo mga umaga, magbabalik pa rin po ang Sakto! Si Tofu ang cute. Tokwa. Nagbabalik po ang sakto at narito pa yung kalawang bugso ng saktong headlines ngayong umaga. Paghigop sa natitirang langis ng lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro, target matapos sa June 19. Meralco, nagsorry sa panibagong power interruption na naranasan sa NAIA Terminal 3. At bad news naman po sa ating mga motorista, presyo ng mga produktong petrolyo na kaambana namang tumaas bukas. Bukod po sa Bulkang Mayon, binabantayan din ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal at Bulkang Canlaon. Alamin natin ang sitwasyon ng mga bulkan. Mula kay FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Director, magandang morning at welcome po ulit sa Sakto. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Director, isa-isahin po natin ulit. Ha? Kamusta po yung Bulkang Mayon? Parang may mga lava flow na pong nakikita. Tama po kayo. 7:47 p.m. kagabi, mayroong nagkaroon ng effusive eruption. Yung Mayon volcano, this is characterized by lava flows. Ito po ay namataan sa may Miisi and Bonga Galis. Tumabot po ito ng 500 to 1,000 meters from the summit. Opo. Director, para lang po siguro hindi nalilito yung ating mga kababayan, ngayon po ay nasa alert level 3 tayo. Pero kung may eruption na pong nangyayari o nasa eruption phase na po, bakit po wala tayo sa level 4? Yung tinitingnan natin yung hazardous eruption, it's effusive eruption. Mm-hmm. Yung effusive eruption involves slow release of magma onto the volcanic edifice. And then again, tinitingnan din natin yan, we are assessing the situation on a day-to-day basis. So may mga parameters po tayong tinitingnan before we can will raise it to alert level 4. Mm-hmm. However, we are advising our people living beyond the 6-kilometer permanent danger zone but within 8 kilometers from the summit of the volcano to prepare in case we raise the alert level to alert level 4. Or pwede namin i-maintain yung alert level 3 but we will extend the recommended evacuation beyond 6 kilometers. So again, may mga parameters na tinitingnan. Opo. Kapag bumaba, sir, in case lang po na nag-alert level 4 sa Mayon, ilang oras po, ano po yung inaasahan sa hazardous eruption na po yan? May time naman po ating mga kababayan na lumikas mula dun sa 8-kilometer danger zone. Again, tinitingnan natin ito on a day-to-day basis. Again, yes, meron tayong yung mga parameters na tinitingnan kapag tataas yung SO2. For example, yung SO2 natin 2 days ago, 1,205 tons per day, which was twice the background level, pero bumaba po siya kahapon, naging 642 tons na lang. Mm-hmm. And we recorded 21 volcanic earthquakes yesterday and today. Pero ito naman ay masyadong mahihila and the seismic energy release is just below the background level. So again, tinitingnan natin holistic yung pag-approach natin kasi mahirap naman mapag-evacuate tayo. And of course, that would take yung resources ng gobyerno at yung mga tao mag-display. So we have to be very careful. We have to make sure na kapag we say na we have to evacuate, kailangan nilang mag-evacuate na. But the reason why sinasabi natin that we have to prepare. Mag-prepare na sila kasi anytime pwedeng i-raise to alert level 4, ready na sila. Opo. Tapos, Director, ito pong syempre nakikita natin sa Bulkan po ngayon. Ibig sabihin po ba nito yung pressure, kumbaga, naiibsan na sa loob, lalo't may nakikita na po tayong lava flow. Ano po yung, kumbaga, basa po ninyo doon sa nakikita po ninyo so far, yung bilang ng mga volcanic quakes, ano po yung
kumbaga, alam ko mahirap na hindi nga perfect science itong volcanology. Pero ano po yung basa nyo so far doon po sa mga numerong nakikita natin, sa mga datos? Ang tinitingnan natin ngayon, tama po kayo, naibsan konti yung pressure sa ilalim kasi nagkaroon tayo ng bagong lava dome. Ang nagkaroon tayo ng sulfur dioxide emission na 1,207 Saturday. So this is just reflecting what is happening in the vent. Mas delikado yan kapag walang sulfur dioxide emission, tapos dumadami yung earthquakes natin. So ito sabihin, yung pressure is hindi makakalabas. And kapag there is a sudden release of sulfur dioxide or there is a sudden release of volcanic gas, pwede magkaroon ng violent eruption. Mm-hmm. At yun nga po yung pinakangambahan natin, yung violent eruption. Para po, siguro sir, sa mga nagmamatigas yung ulo at tatawid pa rin po doon sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa Bicol po kasi may term yung uson, ang tawag, yung pyroclastic flow. Baka pwede pong pakwento lang, Director, kung bakit mahalaga na pag nagkaroon na ng ganong tipong eruption o pagsabog, eh, mahirap ma-outrun yung mga ganon, yung uson o yung pyroclastic flow. Tama po kayo, yung pyroclastic flow, tinatawag natin pyroclastic density current kasi baka yung nagkataon ng, actually binago na yung term, hindi na ginagamit yung pyroclastic flow. Ah, hindi na po. Pyroclastic density current kasi nga yung mga tao may impression na it is just a flow, duro. Oo. Against the flow with yung flow of moving water or material. But this is not the case kasi pyroclastic density current is a fast-moving mixture of hot volcanic gases, ash, and rock fragments na pwedeng mag-cascade on the slope ng Mayon at high speeds, usually hundreds of kilometers per hour. So hindi na natin ito kayang takasan pa kapag nandiyan na yan. It would be very difficult for us to outrun this pyroclastic density current. Oo, so mabilis. Kaya maigit na wala sila doon sa 6-kilometer permanent danger zone. Kasi kapag nagkaroon tayo ng sudden pyroclastic density current, safe sila. Ayun. Eh, quick update lang po, Director. Panghuling tanong na lang po. Sa Taal po at sa Canlaon, kamusta naman po yung pagbabantay natin doon sa dalawang vulkan? Yung sa Taal Volcano naman, still on alert level 1. And yesterday, we recorded at 11 volcanic earthquakes. This would include 7 volcanic tremors and low frequency volcanic earthquakes. We also observed 1,200 meter ping activity yesterday. Yung SO2 naman natin, bagyang tumaas, naging 6,800 tons, 84 tons per day, which higher than the 6,304 tons per day that we observed last June 10. Director, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo, sa update po. At ingat po, tuloy-tuloy lang po pagbabantay sa tatlong vulkan ngayon, ha? Magandang umagaling po sa inyo. Thank you din po. Thank you very much po. Yan po si Dr. Teresito Bacolcol mula po sa FIVOX. 7:03 ang oras natin. Sa iba pa mga balita, dalawang umano'y miyembro ng Basag Kotse Gang natimbog sa Anonas, Quezon City. Isa sa mga suspect dati na umanong nakulong sa kaparehong kaso. Hingi po tayo ng update mula kay Ana Cereso. Magandang morning, Tita Ana. Magandang morning, Tito Johnson. Natimbog itong dalawang suspect matapos matrace ng mga pulis yung kanilang kinaroroonan gamit yung GPS ng laptop na ninakaw umano nila. Ito yung nangyari, no, Tito Johnson, base dito sa CCTV, nakaparada lang sa tapat ng isang kainan ang dalawang sasakyan sa barangay Duyan-Duyan, Quezon City, nang puntiryahin ng mga suspect. Pansinin sa CCTV na may nakahintong motorsiklo na mistulang may hinihintay, habang may lalaki na makikitang tila may kinakalikot sa bintana ng isang sasakyan. Maya-maya pa umatras na papalapit sa likuran ng ikalawang sasakyan ang motorsiklo. Dito na pala umangkas ang isang lalaki at nagmamadaling tumakas ang mga suspect. Tinangay na pala ng dalawa ang dalawang laptop, wallet, $2,900 o mahigit 145,000 pesos mula sa mga sasakyan. Pero dahil nga sa GPS ng isa sa mga ninakaw nila umanong laptop,
natuntun at naaresto din ng mga pulis ang suspect sa May Tondo, Maynila. Nabawi ng mga otoridad yung dalawang gadget ni Johnson pero hindi na na-recover yung wallet at pera. Nakuha rin sa mga suspect ang ginamit nilang motorsiklo. Ayon sa Quezon City Police District, may dalawa pang kasamahan ang mga suspect sa ganitong modus na ngayon ay tinutugis pa nila. Dati na umanong nakulong ang isa sa mga suspect matapos biktimahin umano ang artistang si Gerald Anderson sa kaparehas na modus. Todo tanggi naman ang dalawang suspect sa pagnanakaw dito sa Quezon City. Itong grupo na to hindi tumitira doon sa lugar nila. Sa mga nearby cities para doon sila gumawa ng pagbabasag kotse. Ginagamitan ng flat screw para mabasag yung ano yung salamin ng kotse. Hindi po ko alam yan, sir. Wala po ako sa pangyayari na yan. No comment na po ako dyan, sir. Di na mailan po ako nito. Tito Johnson, hinahanap pa ng mga pulis yung dalawang kasamahan nitong mga suspect na sinasabi nga nilang miyembro nitong Basag Kotse Gang. Tito Johnson, makaharap naman itong dalawang suspect sa kasong sa reklamong theft at ang paalala na lang ng mga pulis, Tito Johnson, sa publiko na huwag na sila mag-iwan ng mahalagang gamit sa kanilang mga sasakyan. Tito Johnson? Maraming salamat, Ana Cereso. Sa ibang balita, 11 pasahero ang sugatan sa banggaan ng dalawang bus sa EDSA busway sa EDSA kanto po ng Quezon Avenue. Kunin natin ang detalye mula kay Karen De Guzman. Karen, maganda morning. Ano nangyari? Magandang morning, Tito Jeff. Nagtamo nga ng minor injuries ang 11 pasahero matapos magbangga ng dalawang bus sa EDSA Carousel northbound sa Quezon City pasado alas 9 kagabi. Wasak ang harapan at masagal salamin ng mga bintana ng bus na ito matapos mabangga na isa pang bus paglagpas ng Quezon Avenue flyover. Kwento ng driver na si Redin Bangkaya, papasok siya ng EDSA busway nang matamaan ang likurang bahagi ng minamaneho ng sasakyan, dahilan para umikot pa ito. Inararo ng bus ang 48 concrete barrier, 4 na plastic barrier at maging ang mga signage sa busway. Depensa naman ng isang driver na si April Rada, nasa bus lane siya nang biglang mag-overtake si Bangkaya. Pinilit umano nito na pumasok ng lane kaya tinamaan niya ang bus nang hindi na makayanan ng kanyang preno. Pero ayon doon sa mga nakakita, naguunahan umano sa pagmamaneho ang dalawang bus driver. Na-overtikan ko lang siya tapos nung papasok na ako sa lugar ko, binangga niya yung likod ko kaya lumikot ako. E sila ang bilis nila eh. Halos 30 meters pa yung kinaladkad nila, paatras yung bus ko na yun. I-clear ko lang po yung takbo niya na mabilis daw po yung takbo ko. Ina-overtikan niya nga po ako. Mas mabilis po siya. Bago po yung barrier na yun, mga ilang metro na lang po eh, pinilit nang ipasok. Opo. Kaya yung nangyari, pagkabangga niya sa dulong salamin ng sasakyan niya, pumalo kunti yung bus, kaya nawala siya sa control, kaya ako nawala rin. Ang kwento po ng mga pasahero, parang nagkakaunahan, nagbubusinahan. Tapos yung mga pasahero, sugutan po, yung iba, masakit po yung likod. Kasi siguro na yung iba hindi makaingat, kaya pinauna na po na punta sa ambulan, sa hospital. Tito Jeff, dagdag pa nga ng MMDA, yung ibang mga pasahero na nasugatan ay pinili nilang umuwi sa kanilang mga bahay para sila ng araw ang papagabot sa kanilang mga sarili. Samantala, nagpaalala naman ng mga otoridad na sumunod nga doon sa tamang linya sa mga kalsada para magbigay daan din doon sa mga iba't iba pa mga kasabay ng mga motorista para makaiwas sa ganitong klaseng insidente. Tito Jeff. Maraming salamat, Karen De Guzman. Weather update po tayo ulit mga kasakto. Makasama natin ulit si ABS-CBN News resident meteorologist Ariel Rojas. Tito Ariel, ano ba nga asahan? May heavy rainfall warning ba? Yes, Tito Jeff. Actually, naglabas ang pag-asa ng heavy rainfall warning at nakataas po ang yellow warning level para sa malakas na mga pag-ulan dito po sa Metro Manila maging sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Cavite, dito po sa Batangas, Pampanga, Bulacan at Rizal. Mamaya alas 8 po muli maglalabas ng updated heavy rainfall warning ang pag-asa. Ibig sabihin lamang po kapag may heavy rainfall warning, kapag kulay yellow, ibig sabihin malakas yung pag-ulan. Pag orange naman ay matindi at kapag red ay buhos o torrential yung mga pag-ulan.
Sa palibot naman po ng ating mga binabantayang bulkan, ngayon nga medyo maulan sa palibot ng Taal Volcano dahil sa habagat. Pero bukas at sa Miyerkules, mag-i-improve na ang panahon, pero posible pa rin po ang thunderstorms bandang hapon. Sa Maymayon Volcano naman, medyo maganda ang panahon. May mga kaunting pag-uulap lamang, pero maaraw po maghapon. Makulimlim naman at may mga pag-ulan mula Miyerkules ng hapon hanggang sa weekend na. Ito Jeff. Tito Ariel, siguro mag-zero in lang tayo sa Albay. Isa sa mga pinangangambahan dyan, syempre. Eh kapag malakas yung buhos ng ulan at tuloy-tuloy, eh baka may lahar flow, kumbaga, dahil nga yung ash deposit, di ba, doon sa may bunganga ng vulkan, eh baka bumaba. Kamusta yung inaasahang weather natin doon sa Mayon? Yes, so ngayon nga sa masusunod na araw hanggang mga Miyerkules, medyo maganda pa yung panahon. Pero pagsapit ng Webes, Biyernes at Sabado, yun yung kailangan magbantay ang ating mga kababayan dyan sa Albay. Dahil ito yung mga panahon na magkakaroon ng medyo may kalakasang mga pag-ulan dala ng thunderstorms. So abangan pa natin kung ano ang magiging pagbuga pa ng abo nitong vulkan hanggang sa weekend. Thank you very much, Ariel Rojas, ang ating ABS-CBN News resident meteorologist. Humingi ng paumanhin ang Meralco sa nangyaring power interruption sa NAIA Terminal 3 noong Biyernes na nagdulot ng pagkaantala ng ilang biyahe at mahabang pila sa paliparan. Ayon sa Meralco, nagsasagawa na ng testing ang kanilang subsidiary na M-Serve sa paliparan nang maiwan na isang tauhan ng nakakabit na grounding conductors na nagdulot ng electrical fault at pagkawala ng supply ng kuryente. Noong Enero, mahigit sa 50,000 pasahero ang naapektuhan ng pumalyang air traffic system ng paliparan. Habang noong Mayo, naperwisyo rin ang halos 9,000 pasahero dahil sa naranasang power outage sa NAIA Terminal 3. Posibleng matapos sa June 19 ang paghigop sa natitirang langis na tumagas mula sa MT Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, naputol na rin ang bakal na nakapalibot sa mga tangke ng barko. May kargang 800,000 litro ng industrial fuel ang MT Princess na lumubog noong February 28. Pinag-aaralan naman ng Coast Guard ang pagbili ng remotely operated vehicle na makatutulong sa kanilang operasyon at pagresponde sa mga oil spill. Samantala, matapos ang kakarampot na rollback, nakaamba na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Mahigit piso ang inaasahang dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Bunso dito ng desisyon ng Saudi Arabia na bawasan ang produksyon ng langis simula sa Hulyo. Tumaas naman ang presyuhan sa world market sa kabila ng mahinang demand sa China at paghina ng ekonomiya ng Amerika at ilang bansa sa Europa. Gising na mga kasakto, tanghali na! Aba, it's time para malaman ang latest sa inyong mga favorite celebrities dito po sa ating Showbiz Ganap. Sobrang nagulat nga po at masayang-masaya si Sandara Park na hanggang ngayon ay naaalala pa rin siya ng mga Pinoy. Sa latest post nga ni Dara, ibinahagi niya ang mga larawan mula sa pagbisita niya sa Clark, Pampanga at sinabi niya na halos lahat ng generation kilala siya at mahal niya forever ang mga Pinoy. Nagpasalamat din siya sa patuloy na pagsuporta sa kanya. Di ba ang tawag nga dati sa kanya ay pambansang? Krung! Diba? Ang cute naman talaga ni Sandara. 21. At ang grupong 21. Oh, pinaka-paborito kong, alam mo naman, paborito kong love team Chang, di ba? Oo. Hero San, di ba? Sana gumawa sila ulit ng pelikula, oh, no? Malay nyo, di ba? Can This Be Love? Can This Be Love? Alam din ni Fides, ha? Oh, syempre. Alam na alam din ni Fides, ha? 2000 ano yun? 5. Gumagawa ng essay si Hero nun, eh. Di ba? Binibenta niya yung mga essay. Yan, no? Si Kuya Dick, di ba? Hero San. Ay, nandun ba siya sa Can This Be Love? O, mula kay Sandara para naman sa mga PH1s, kinumpirma nga ng JYP Entertainment na si Gio ang second member ng TWICE na magkakaroon ng solo album. Sa social media, ibinahagi nila ang poster na may title na Killing Me Good. Ilalabas po ang nasabing album naman
sa August. At para naman sa mga Filo Sones, ay eto na. Bukod kay Yuri, pupunta rin po sa Manila ang Girls' Generation member na si Taeyon. Magkakaroon siya ng solo concert sa July 30 na gagawin naman po sa Big Dome. At noong April, pumunta rin sa Pinas si Taeyon para naman sa kanyang K-verse concert. Ayan o, abangan nyo ang lahat ng yan. Siyempre, ayan po ay ilan lang sa mga happenings na ating mga favorite celebrities hanggang sa susunod na Showbiz Ganap. Gumagamit ka ba ng QR code para sa inyong mga online transaction? Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, tinatayang nasa higit 5 billion QR codes na ang na-scan o na-access sa mga mobile device. Isang paraan na rin ng mga manloloko ang gumagawa ng malicious QR code para sa kanilang phishing scheme. Hindi kasi agad nakikita ng user kung sa anong website o app mapupunta kapag nag-scan ng QR code. Kaya marami ang nahuhulog dito. Kapag nag-scan ng QR code, mapupunta ang user sa isang online source, website o application. Uutusan ng user na mag-login at doon makukuha ang kanilang mga information. Kaya paalala ng mga eksperto, huwag mag-scan ng mga QR code na natatanggap mula sa hindi kilala. Huwag din basta mag-click ng link na sinesend sa SMS, email o messaging apps. Halalong huwag ibibigay ang inyong MPIN, OTP at personal information sa ibang tao. Ako po si Mix Bustos, be cyber safe mga kapamilya. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng GCash. Migs, alika na! Kain na tayo! Alika na! Hindi nagbaro. Pwede na yan! Oo, eh tumagin nyo para... Alika na! Tara, dahing... Daming pagkain, no? O, abangan po natin si Migs, ha? Kung makakasama sa atin sa... Baka naman agahan. Migs! O, wala din, eh. Abangan po ang sa ating saktong kwentuhan, ang cute na Himalayan cat na ayaw magpatay ng aircon. Eh, nako, eh, sosyal. Eh, mga alaga ko din dito, ayaw magpatay ng aircon. Mahirang suot siyang, eh. Mainit. Kaya pa nalagitan mo yung bill ng kuryente. Alam mo. Ang taas, di ba? Alam mo, may department store kang pinatatakbo. So, yun nga, eh. Hindi na nga iniisip ko, parang, ano ba to? Department store? Ang taas ng kuryente. O, mamaya makakausap po natin ang kanyang fur mommy sa pagbabalik po yan ng... Sakto! Pero actually, talaga gusto ko makausap po si Tofu eh. Bakit ayaw niya magpapatay ng aircon? Kaya pala Tofu sa siya. Electric fan. Kumain na kayo. Meron akong paano sa inyo. Yan ang inabot ng ating ambagan. Nagbabalik po ang sakto at kanina kinuha natin ang pulso ng ating mga kasakto kung anong genre ng libro ang madalas ninyong basahin. At here na po, ang napili na ating mga kasakto ay letter D, ang mga autobiography at non-fictional. Ilan ang bumoto? 40%. O, abangan po ninyo ang susunod pang pulso ng ating mga kasakto. Dito lamang po yan sa... Bold for you. Kamusta ang agahan? Hindi ko makain siya. Hindi ka makain. Bakit? Yung ambag mo kasi 50, 83 pesos to. Mas mahal. Yung kalahati na lang kakainin ko. Kalahati lang. O sige, habang kumakain kayo dyan, para naman sa ating saktong kwentuhan for today, kinagigiliwan nga po sa social media ang Himalayan cat na si Tofu. Matapos nga i-post ng kanyang fur mommy ang video kung saan ayaw nga niya ipapatay ang aircon. Ayan o, nagagalit. Tinatabig talaga. Oh, wala, lagot kayo. Sa video, makikitang tinatapik pa nga ni Tofu ang kamay ni Kiana nang papatayin sana nga ang aircon. At ngayong umaga, makikipagkwentuhan tayo sa kanila. Welcome sa Sakto, si Kiana and Tofu. Hi! Hi, Chang-Ani! Magandang morning! Hello! Naku, Kiana! Ilang taon na ba si Tofu? Kaka 1 year old lang po ni Tofu nitong last month, May 28. Yes. Bakit naman pusa ang napili mong alagaan? Kasi yung iba talaga, mas gusto aso. O bakit daw cat ang napili mo?
Ngayon kasi siyang ani, no, nakatira kami sa parang condo unit. So, mahirap mag-alaga kapag aso. Very, ano talaga, mas appropriate yung pusa na maliit lang. Tapos, meron na silang sariling space lang para kung saan sila dudume. Mm-hmm. Tapos yun na, very, ano lang, very smooth lang ng parang connection. Ganyan. Si Tofu ba ang first pet mo? Actually, hindi po. Pangalawang pusa ko si Tofu na inilagaan. Hindi ba mahirap yung ganyang klase ng pusa? Kasi sabi nila parang medyo ano yan, mga high maintenance, kagaya niyan. Naka-aircon, alagain. Yes. Actually, ano lang naman siya, main lang naman siyang summer talaga. Mainit naman kasi talaga. Oo, kaya understandable. Kasi ang init talaga, so ano talaga, parang hinayaan na lang namin. Kasi sa kondisyon nga niya, makapal yung balahibo niya. So, may kita talaga na nasa stress siya kapag may initan. So, yes, may pagka-high maintenance sa ganung aspect. Oo. So, medyo mahal ang mag-alaga ng ganyang klase ng pusa. Hindi naman. Feeling ko naman kung walang aircon, kaya naman niyang magtiis siyang aami. Kung walang choice, ganun. Kaya niyang magtiis. So, paano mo ba siya inaalagaan? Si Tofu naman kasi siyang aami, very chill lang siya na pusa, no? In contrary sa video, pero siya madali lang siyang alagaan. So, kayaan mo lang. Dahil makapal yung balahibo niya. Di din siya mapili sa pagkain. And kapag pinapaliguan naman din siya, hindi din siya sobrang malikot or nangangagat or nangangalmot. Kaya nitong parang nag-attitude na daw siya nitong aircon, inintindi namin kasi hindi naman siya talaga ganung pusa. Meron ako mga nakausap kasi kahapon na parang gusto nga daw nilang mag-alaga. Pero parang pag naiwan na mag-isa sa bahay, sa condo man yan, or ano. Mas independent daw ang pusa kaysa sa aso. Totoo ba? Yun din yung akala ko, Chang Ami, before na mas independent yung pusa. Pero itong nag-1-year-old si Tofu, nag-display na siya ng symptoms ng separation anxiety, especially kapag yung buong pamilya, no? Yung every member of the family, umaalis lagi. At tulad naman, nagtatrabaho. So siya lang lagi ni iwan sa bahay mag-isa. Kaya nung binisita namin yung vet, ang sabi din sa amin ng advice ay kumuha pa ng isang pusa para hindi siya nagkakaroon ng ganong symptoms. Yung talagang nalulungkot, ganyan. Totoo. Kailangan na ng kausap. Kasi di ba parang yung movie ng Disney na Pets, di ba? Pagka wala yung mga amo, kala nyo, nag-uusap-usap sila. May mga plano din sila sa life. So ikaw, ready ka ba ngayon na magkaroon pa ng isa pang pusa para may kasama si Tofu? Bili ka isa. Pangalan Tokwa. Naman, Tokwa. Actually, itong May 28, itong nag-birthday si Tofu, ang nirigalo sa amin namin sa kanya ay kapatid. Ay, okay. Ang pangalan, Tuna. So, si ano Tuna lang din, naman. Team na, ang team talaga ay food. Oo, dahil nga ngayon, sila ay Tuna. Galing talaga ni Ariel. Pero parang hirap, no, Chang? Ang hirap. Kung baka kuha pa ng, di ba, food daw ang theme. Paano pag yung name ng next show? Joke lang. Wag, joke lang yun. Wag, bawal yun. O, last na lang, Kiana, tips mo na lang na may bibigay dun sa mga gustong mag-alaga din ng pusa. Generally naman, siyang ani, very madali alagaan ng mga pusa and hygienic sila to begin with. Kaya ang role na lang natin bilang guardian nila ay i-assess sila para magkaroon lang sila ng seamless na routine araw-araw. Like for instance, sa cat litter, kung saan sila dumudumi, umiihi, maganda sana na nalilinis yun araw-araw as much as possible kasi nagpapas yun ang stress sa mga pusa. Lalo na sensitive yung pang-amoy nila. Ginagawa niyan pa matatapos. Tapos pangalawa,
I believe, no, kung mag-aalaga ng may breed or may lahi, maganda sana na nire-research po na yung mga underlying health issues na meron yung particular breed na inaay nila para napaghahandaan nila yung meal plan or yung ipapakain nila dun sa pusa para maiwasan yung sakit na yun and mapatibay. Tinatanong ni Kiana kung saan daw galing yung pusa, ano bang breed daw yan? Ang breed po ng pusa ko ay Himalayan. Himalayan. Ang pusa, half Persian, half Siamese. Half Persian. Dito na ano, sa Pilipinas? Dito na lang sa Pilipinas daw. Yes po, nirigalo lang po ito sa akin. Nirigalo lang daw. Yes. Tinatanong kasi ni Kabayan, parang gusto rin niya ng pusa. Gusto mo ba ng pusa? Alam ng pucha o. May alaga ba siyang aso? May alaga ka daw bang aso? As of now, wala pa po. Wala. As of now, may plano. May plano. Cat may plano ba daw ba? Yes, in the future sana. May plano naman. Pet lover. Mm-hmm. Pet lovers talaga. Pet lover talaga wala si Kiana. Boyfriend? Boyfriend. Tinatanong ni Kabayan kung may boyfriend ka daw. Natawa siya eh. Sabi niya, wala. Hindi niya sinabing wala. Natawa lang si Kiana. Oo. Uy, Kiana, thank you ha. Thank you po. Thank you everyone for having me. At ano, hello na lang kay Tofu at kay Tuna. Thank you so much, Ami. Bye po. Bye-bye. Oh, diba? Ang sarap talaga mag-alaga ng pusa. Sabi mo nga, madaling alagaan kasi kaya nilang... Naglilinis mag-isa. Tsaka ano siya, Chang, diba? Pag aso nilagay mo ng pagkain, uubusin talaga niya. Yung pusa nagtatabi talaga siya para talaga? Babalikan niya. Yun ang kwento sa akin ng mga... cat lover friends. Yeah. Ako naman eh, takot lang kasi baka makakalma. Doon ako masyadong mapusa. Doon ako, hindi rin ako mapusa, gupitan mas gupitan. Maaso. Pwede ba yun? Gupitan lagi ng kuko? Magastos. Siguro, magastos lang din. Marunong ka ba mag-gupit? Eh, naman. Ay, paano? Ay, bilisan nyo na. Paano pa tayo? Pamilya, lumipas na naman ay isang oras at kalahati nating balitaan at kwentuhan. Bukas po ulit. Ingat po kayo, maulan na. Ako po si Johnson Manabat. Salamat po sa pagsama sa mga kapamilya dito sa programang Pampagana sa inyong araw. Ako po si Jeff Canoy. Maligayang araw ng kasarinlan. At ako naman po ang inyong Chang Ami Perez Castillo. Nakasama pa rin natin ngayong umaga ang napaka-pogi at napaka-bait at kagalang-galang na si Tito Ariel Rojas. Kami po ang inyong morning tropa na nagatid sa inyo ng impormasyon at saya na walang labis at walang kulang. Ito po ang... Sakto! Susunod na si Kabayan with Joyce. Payong, payong. Payong, bring your umbrella. And bota. Happy weekend. Viva Lunes pa lang. Sa habang panahon, hanggang ngayon, public service pa rin ang pangunahin. Patuloy tayo sa pagbabalita. Paano mo alam yung sitwasyon? Malinawan po tayo. Ganon ang pagbabago na ginawa. When it counts the most, sino paniniwalaan mo? At sa paglilingkod. Ang pamilya ay sama-sama. Sa bawat pamilyang Pilipino, saan man sa mundo. Walang hanggan yung ating pagtugon. Kapamilya, ito po ang nag-iisang Teleradyo. Mga balitang ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita.